Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no, para malaman ng katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Ms. Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yun, totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat, marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis, pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito. Mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend the former President Duterte, but to tell the truth. Sa pagkakilala ko po sa kanya, knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yun. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no. At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention niyan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa POGO. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng POGO. Lalo-lalo na po, pag nag-asik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin, kita mo nagkakalat sa mga kondo naghasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against sa POGO. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Salamat kaayo, Sen Bong. So, before we suspend this hearing, one quick question, initial answer sana mula sa PAOK kay Yusek Cruz. You just raided a POGO in Cebu. Tama po ba na you established links also to the POGOs in Bamban and Porac na parehong linked kay Alice Guo, Yusek? Yes, ma'am. Thank you so much. We will ask you more questions, details about that sa susunod na pagdinig. Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hahalugkatin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Huaping, alias Alice Guo, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Kuwa Huaping, huwag mo na kaming tuluyang insultuhin.
Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paanong involvement ng local governments? Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police, kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Pero for now, Guo Huaping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, Guo Huaping, your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Yes. Oo. So, nang may lubos na pagpapasalamat sa lahat at sa aking mga kasama dito sa Senado, this hearing is suspended. Senator Risa Ontiveros there expressing with frustration that the hearings had accomplished very little as the resource person continuously refused to answer questions on her identity, Alice Guo there, refusing to answer questions about a timeline as to her involvement in offshore gaming operations in Bambantarlac. She also denied any involvement, even if there was evidence that she is, in fact, an active participant in the Pogo business. Guo earlier was also cited in contempt for refusing to answer identity questions as well as details about her escape or who helped her escape to Indonesia. Now, we've seen for the past couple of hours the patience of the Senate stretched as Alice Guo continuously evaded the questions. Repeatedly, she has cited threats to her life as the reason why she refused to answer the questions. In some instances, she also invoked her right against self-incrimination as she claimed the cases are already filed against her in courts and she will answer all of those questions in the proper proceedings. Now, there will be succeeding hearings to come at the Senate as they vowed to continuously press for answers from Alice Guo. Senator Risa Ontiveros, they're ending by saying that the PNP Custodial Center is where Alice Guo will be detained. Her presence will be required. She will be forced to attend the succeeding hearings. She will be turned over to the Senate once she posts bail from the PNP Custodial Center.